kapwa nating Pilipino sa bansang Pilipinas. Ito ba'y sanhi ng monopolya? Sanhi ng? Pagmumonopolya ng sistema ng gobyerno? Opo. Isang malaking bagay po ang pagmumonopola ng ating gobyerno. Bibigyan ko po kayo ng example. Ang pamamahala sa isang barangay, sa isang bayan at sa isang bansa, walang pagkakaiba sa pamamahala mo sa iyong pamilya. Diba? Bakit ko nasabi yan? Unang-una, ang sekreto ng buhay, daang matuwid. Pag sinabi mo daang matuwid, first, pagmamahal, tiwala, at respeto sa Diyos. Yan ang tamang daang matuwid. Kung nakita mo yan at na-implement mo sa buhay mo at sa pamilya mo, hindi ka gagawa ng mali. Ano yung pamali? Unang-una, ano ba nagpapahirap sa pagnanakaw? Di ba pagnanakaw? Corruption. Ngayon, kung ang anak mo nakaw ng nakaw sa'yo, naubos yung paninda mo at pinuso mo, tayo sinusukal ng anak mo o ng asawa mo. Ganon din sa gobyerno. Ngayon, kung lahat kayong membro ng pamilya at lahat kayong membro ng gobyerno ay nandoon ang respeto, pagmamahal, pagtutulungan, walang isang linggo maunlad ang pamilya mo at maunlad ang gobyerno. Yun lang yun. Yun yung dahilan. Ang kadahilanan, kasi ganito yun, sabi mo, bakit ang mahirap ay dahil doon sa pagmumunukula ng leader. Kasi ganito po yan. Bibigyan kita ng example. Ang budget po, halimbawa ng Bayambang is 200 million. Mangi-implement mo lang 30 million. Diba? Bigay ko naman example sa Bayambang. Example lang. Ngayon, yung 30 million na yan, nasaan yung 170 million? Halimbawa lang. Ngayon, yung farmers, yung farm to market road, butas-busas ang daan. Walang drainage, walang patubig. Diba? Kung yung pera in-apply mo doon, mas mabilis makarating sa bayan ang mga produkto ng hindi hirap at palipat-lipat na transportasyon na lumalaki expenses ng magsasaka. Kaya magsasaka, hindi pa nila na-harvest yung kanilang produkto, may utang na. Diba? Yan, halimbawa, let's say, kung may pagmamahal ang gobyerno o namumuno sa gobyerno sa kanyang parokyano, halimbawa sa Bayambang, harvest time ng sibuyas sabay-sabay. Kung ang pondo mo sa agriculture ay 30 million, lugi ang magsasaka sa 12 o 15 pesos ng sibuyas, di ba? Para sa akin, bibigyan ko lang ng example. May pera ng aking gobyerno. Bibilihin ko yan ng 25 pesos na hindi sila nalugi, kumita sila ng konti. I-reserve ko yan dito sa planta. After 3 months, ilalabas mo yung sibuyas, 50 pesos na. Tumubo ngayon yung gobyerno ng 15 pesos, hindi pa pinagsamantala ng Chinese businessman, di ba? Yung 15 pesos, kung ilang million, is 30 million ang aabutin yung kita ng gobyerno. Yung 30 million sa one cropping, kumita ang gobyerno, kumita pa magsasaka, hindi nalugi, at hindi pa napagsamantahan ng Chinese, di ba? Kasi mostly mga Chinese ang nagpapabagsak ng presyo. Iyon yung 30 million, 30 barangay sa malagyan mo ng solar dryer, 1 million every barangay. Di hindi nakikipagpatintiro sa ulan ng bawat barangay para matuyo ang palay at maize niya. Every time na may bagsak ang presyo, yun ha, sa sarili kong negosyo para matulungan ang LGU na umangat at ma-develop natin, di ba? Halimbawa yung panahon ng mais, pag sabay-sabay yan, bagsak ang presyo, nasa 8, di ba? Pero pag kukunti ang mais, inaabot ng 15, bakit hindi itabi ng gobyerno ng 3 months? Bilhin para hindi malugi ang mga farmers. Bilhin niya ng 12. Di may tubo ang farmers doon. Ngayon, ibibenta niya ng 15 to 18. After 3 months, may 3 pesos. Kung 3,000 million kilos yan, magkano ang kinita ng ating LGU? Ipapabili mo ngayon yan ng traktura. Ipamudmud mo every barangay. Para yung maralitang na walang kakayanan, bumili ng traktura, magamit nila. Matutulungan mo ang mahihirap na farmers. Yan ay example ko lamang sa aking pananaw na kung bakit sabi ni Vernon, bakit naniniwala ka ba na dahil sa gobyerno, sa mga namumuno sa gobyerno, kasamang naghihirap ang tao o taong bayan. Totoo po yan, malaki ang kinalaman
ng ating leader, ng ating gobyerno sa kahirapan ng kapwa ng Pilipino. Sapagkat 70% ng mamamayan ng isang population ng barangay ay ang kinikita sa patlamang pambili ng pagkain. Pamparal ng anak, kulang pagkain. Pagdating sa nagkakasakit sila, namamalimu siya sa mga politiko o nungungutang sa kamag-anak nila. Sila, yung mentalidad nila, hindi kasi marunong natin. Sumasandal sila sa gobyerno kung ano yung ituturo ng gobyerno. Ngayon kung ang gobyerno andun yung sinseridad, katapatan, determinasyon para matulungan ang taong bayan, matutulungan sila kung politiko. Kasi isa lang pananaw ko sa buhay, ang para sa maralita, ang para sa gobyerno, sa gobyerno. Huwag na natin pakilangan, sa gobyerno talaga dapat. Like Presidente Aquino, di ba? Kaya ako'y nagpapasalamat ng malaki na nagpisan kay Presidente Aquino na nagkaroon ng liwanag at kunti-unting umuwis doon ang pag-asa ng mga new generation na Pilipino. At dahil sa daang matuwid, nakikita at nirerespeto na tayo ng ibang bansa na pwedeng magbago ang ating bansa. Huwag mong payagang lupuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo, Exposito. Panoorin ang live issues at expose sa www.youtube.com/IlocanoObserver.